The Lord be with you. And with your spirit. Coming together as God's family with confidence, let us ask the Lord for pardon and strength. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Therefore, as Blessed Mary, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, pray for me to the Lord our God. The Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Most humble Martin de Porres, your charity embraces not only the needy brothers and sisters, but also the very animals of the fields. We hail you and hope you spend in the summer of charity. These are the prayers of your needy brothers and sisters, that they may gain in your virtues, they may live contented in the state in which God has placed us, and carry in his hand and parents our horses. He may follow the footsteps of our blessed Redeemer in his most afflicted mother, that at last we may reach the kingdom of heaven through the merits of our Lord Jesus Christ. Amen. By your intense love for man's spiritual needs and cares, and your desire to discover God's goodness in all things, guide me, Saint Martin, that I may see God in all things. By your shining example in Christian detachment, from worldly and material pleasures that make you nearer to what is supernatural and divine, pray, Saint Martin, that I may continually grow spiritually in God's grace. By your practice of strict poverty as a means of being of holiness and intimate friendship with God, we implore you, Saint Martin, make us poor in heart and spirit. O Lord, you have given to the world a glorious apostle of humility, Saint Martin de Porres. Guide us by his example and strengthen us to his intercession. Our efforts to conform our heart to the humble heart of your crucified Son, Jesus Christ, our Lord. Amen. Saint Martin de Porres, you always have sympathy for the poor and those who are suffering. We need your help and our ask for you. We pray confidence in your goodness and power. The favors you receive from God encourage us now to ask your intercession. We ask you, most humbly, to befriend us and assist us from your place in heaven. When you are here on earth, you spend your life loving God in your neighbor. Now that you live in the presence of God, intercede for us and be in a divine position to give us health of soul and body. Amen. For the glory of heavenly realm, grant, we pray, through his intercession that by fulfilling our duties on earth, we may seek out your eternal kingdom through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. The beginning of the first letter of Paul to the Corinthians. Paul, called by God's will to be the apostle of Christ Jesus, and Sosthenes, our brother, said,
send greetings to the Church of God, which is in Corinth. To you who have been consecrated in Christ Jesus and called to be holy people, as to all those who, wherever they may be, call on the name of our Lord Jesus Christ, their Lord and ours. Grace and peace from God, our Father and the Lord Jesus Christ. I continually thank my God for you because of the favor he has bestowed on you in Christ Jesus, in whom you have been richly endowed with every gift of speech and knowledge. Likewise, the witness I bore to Christ has been so confirmed among you that you lack no spiritual gift as you wait for the revelation of our Lord Jesus Christ. He will strengthen you to the end, so that you will be blameless on the day of our Lord Jesus Christ. God is faithful, and it was He who called you to fellowship with His Son, Jesus Christ our Lord. The word of the Lord. Thanks be to God. Sure of this, if the owner of the house know when the
when the thief was coming, he would keep a watchful eye and not allow his house to be broken into. You must be prepared in the same way. The Son of Man is coming at the time you less expect. Who is the faithful, far-sighted servant whom the Master has put in charge of his household to dispense food at need? Happy that servant whom his master discovers at work on his return. I assure you, he will put him in charge of all his property. But if the servant is worthless and tells himself, my master is a long time in coming, and begins to beat his fellow servants, to eat and drink with drunkards, that man's master will return when he is not ready and least expecting. He will punish him severely and settle with him as is done with hypocrites. There will be wailing then and grinding of teeth. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Stay away. Manatili gising, nagpapantay. Bahagi yun ang pagkilo sa aming tabo natin. Mahirap mo manatili gising. It's always difficult to stay awake, especially during unholy moments. Paggabi, at night, kahit na hindi sa gabi, lalang-lalang na kapag ikaw ay inaantok, dahil sa ikaw ay puyat. So, stay away. You cannot simply stay away without the discipline. Kinakailangan mo ng disiplina. Kaya ngayon, panyaya na binabanding ko natin ang nakaraang linggo ay yung panyaya na pinaalala sa atin ng Panginoon ay trying to enter the narrow door. Why? There is a way of life. There is a way of life. May pamamaraan ng buhay. Para alam, tulad ng matugunan natin, yung pagkaya ng buong may kapag. To stay away, be prepared. Hindi ka mo pwede na maghahanda, hindi mo pwede sabihin na you're always prepared, lalo-lalo sa mga pagkakaw na dapat ka nagpapantay. Malimbawa ay wala kang tulog. And we're not prepared to stay awake. Why? Because you did not have find time to find sound sleep. Kaya bahagi ho, hindi ho may pwedeng sabihin namin na, bahala na ang Diyos. May pamamaraan na kinakailangan natin gawin. Katulad ng paanyaya na pinapahayag ng buong may kapal. Si Panginoon yung binahagi ko natin ngayon, like being stay away. There is a form of discipline so that we can remain stay away. Yung katulad ng paanyaya na pinapamanig sa atin ay Panginoon, sabi na natin, kung ang kaisipan mo, well, nagsisimula ko sa isip, ano? Yung pagkaunawa ang masabi natin na magkaroon ng stay away. Magkaroon tayo ng pag-iisip na rin, kinakailangan ay to stay away, kinakailangan maging prepare ako.
May mga pagkilos ako, mas anay ako. Ito yung dapat na gagawin ko. At yung aking pananampalataya at mga, alam niyo, si binibigay, emosyon. Our religious practices, our pious practices, malaki po na itutulong nito. Kasi sabi ko nga po, yung pagiging banal ang makapasok sa kaharian ng Diyos ay hindi tiyamba. Yun ay kaya ka makapasok sa pagkaharian ng Diyos because you really prepared yourself for it. Inihanda mo ang sarili mo. Ito yung mga dapat mong isakampan. Kinakailangan masanay ka sa mga bagay ng Diyos. So, parang kong marahan ka. True pious practices. Yun ang dapat ang maging paliwanag. Yun dapat maliwanag sa iyo na ito yung mga dapat mong kalimutan gagawing pagkilos. Yung mental preparation. Kinakailangan natin i-prepare yung aming sarili. And then, yung mismo, ang tawagin mo po natin, eh, practice makes perfect. Kasi hindi ka naman pwede maging banal. Sabi nga, gawa lang ng pagkakataon lang. Then, kasi kaya ka naging banal kasi ito yung ginagawa mo na. Sistema mo na. Ito na yung iyong pagkaiyo. It is not something superficial within your system. It is already your system. For example, be merciful. Kung ang kabanalan ay maging bahagi ng pagiging merciful, yung sabihin, because you are full of mercy. You are always merciful. At pinapractice mo na ikaw ay maging merciful. Kaya rin po yung mga programa ng aming simbahan, katulad din po sa pagpapahalaga natin sa mga may sakit. Katulad po halimbawa ito, itong panalangin namin sa mga may sakit. Ito ay an invitation para sa lahat na, well, kung sakali pong mapick up ng tao, maging bahagi na ng aking sistema. Tuwing Huwebes, mag-aalay ako ng isang oras para sa mga may sakit. So kapag yun ay nagiging bahagi na ng aking sistema, matutulungan tayo maging banal. It is a tool. At kapag ito'y nasana natin, madali na. Madali na ang pagkilos. Kasi bakit? Ito yung tinatawag natin pamamaraan ng buhay. A way of life. Bahagi ho na kung saan ay nakatuon. Katulad ni San Martin na alam na ang palagi nasa isip ay ang mga may sakit. Ang pinagdarasal ay ang mga may sakit at makapagkilos ng mga pagkakataon na kung meron akong matutulungan ng mga may sakit, magagawa ko. So, kapag yun ay palagi natin nagagawa, nagiging tayo yun. Bahagi na ng ating pagkilos na always we pray for the sick. So kaya, hindi makukompleto ang ating buhay kung pag-araw ng Huwebes, hindi tayo makapag-alay ng isang oras ng pag-atarong para sa mga may sakit. At at the same time, maging madali na sa atin. Maging madali na sa atin yung
Pag-aalay ng isang oras para sa mga may sakit. Kasi bakit naman? Palagi na namin ginagawa. So ano ang mangyari? It's no longer a burden. Ano yun? It becomes a way of life. So bahagi yun ang pagkilos na kung saan makita po natin. Kung ang pamamaraan ng ating buhay, palagi tayong galing. Ay kung minsan hindi natin nalalaman na palagi ang buhay natin ay palaging galing. We always get angry. Kasi bakit? It becomes your life. It becomes your way of life. It is contrary to the gospel. So, kapag hindi mo na-check yun, mali pala yung ginagawa mo. I have to retract. So, kasi yun na yung pamamaraan ng buhay ng iyong pagkilos. Pwede mo mabago. Pero kapag hindi mo nakita yung pag-anong klase ng pagkakataon, na tulang ang ginagawa, na, halimbawa na lamang, yung to becoming possible ay paminsan-minsan lang at yung becoming angry becomes your life. Baliktad. Baliktad. Kaya kinakailangan na i-re-adjust natin. May nakagang merong pagkilos na makita natin na alin na patulad ng pinahayag ito, to be prepared. To be prepared so that whenever the Lord comes, we're always ready to wait, to serve Him. Kung ikaw ay nasanay na maglingkod, kung ikaw ay nasanay na maging waiter, you wait, kasi yun ang ibig sabihin ng waiter, you serve, na kung anong hingin mo o sa meron, handa ka mag-serve. Pinakailangan namin sanayin natin yung ating sarili ng ganung base ng pag-ibos. Kaya, sabi ko nga po, ito po sana yung attempt natin, lalo-lalo na po sa ating mga kapatid na mga may sakit. At yung ipinagdarasal pangako natin, yung grupo na itinatatag natin, lalo-lalo na po sa mga cancer patients. Pero, yun yung bahagi ng patuloy. Medyo mahirap po kasi sabi nga natin, hindi pa tayo sanay. Pero kung nasanay tayo na maglingkod, lalo-lalo sa mga may sakit, chicken feet na lang yan. Alam ko nang gagawin ko dyan, Father, sanay na ako dyan eh. Pero hindi, sa paglingkod sa Diyos, ganun din sa paggawa ng mabuti. It should become a part of your system. Or else, kapag ang ginagawa mong kabutihan, when you do good, it becomes an exceptional thing. It is not true. It is only accidental. Kapag natumulong, nagkataon lang. Hindi ka na ng pagiging Kristiyano. Hindi accidental hero. Hindi accidental na pagtulong. Ang Kristiyano, kapag tumulong ka, bakit? Because it is you. Because I am a Christian, that's why I give mercy. That's why I do help people. Because I am a follower of Christ. It's not only superficial. It is not only once in a lifetime event. It is a part of me. It is who I am. Because it is God's desire to be a son or daughter of God. It is what a son and daughter do of God.
Dapat ka, ba't ka tumutulong? Ako yung anak ng Diyos. Ako yun eh. Yun yung nilikana po ko kapag bilang anak ng Diyos. Kaya alin, ito pala ang sistema ng paggawa ng tao. Kaya po kung isang ito yung hangon na medyo maging magbahagi sa akin. Kasi pag para po na nakakala natin yung paggawa ng kabutihan, ay pang-special occasion lang. No. Hindi ganon yung turo ni Jesus. Kaya, dapat ikaw ay sinabi niya, you are prepared. Handa ka. Handa ka kasi yan ay naging bahagi ng inyong pagkilos. Naging bahagi ng inyong sistema. Bilang ampon na anak ng Diyos. Ito ang idalangan natin sa pamagitan na pag-awit ng litania kasama ng San Martin de Porres. Lord, have mercy on us.
My brothers and sisters, in our prayer of faith, we appeal to God for our brothers and sisters, and for each and every one of us. Come and strengthen us to this holy anointing. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Free us from all harm. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Redeem us out of the world to seek your presence. Lord, have mercy. Assist all those who came to the gate of the sea. Lord, have mercy. Give life and health to our brothers and sisters. The Lord may lay our hands in your name. Lord, have mercy. Blessed be God who heals us in Christ. Praise be to you, God, Almighty Father, who sent your Son to live among us and bring us salvation. Praise you, God, the only begotten Son, who humbled yourself to share in our humanity and to heal our infirmities. Praise you, God, the Holy Spirit, the Consoler, the unfailing power gives us strength in our bodily weakness. God of mercy, ease the suffering, comfort the weakness of your servants, whom the church anointed with his holy oil. We ask this through Christ our Lord.
these holy anointing grant us comfort in our suffering. Then when we pray, give us eyes. When afflicted, give us patience. When you tempted, afford us hope. And when alone, assure us in the support of the holy people. We ask this through Christ our Lord.